So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? May naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, eto na yan ha. Eto putang inang LJ na to. Bali nag-video na naman siya. Actually, this is kind of crazy. Kung saan ini-interview siya ng isang YouTuber or isang influencer, no? Actually, kilala ko to. The guy is good. Pero tangina, di ba? Mali yung circumstances. Although kaibigan niya daw ito, parang kinakampihan niya pa itong kaibigan niya. Pero may point siya. Naintindihan ko siya. Ako nga, kinampihan ko nga si Tony, di ba? Ganyan talaga, pag kaibigan mo talaga, kahit mali, kakampihan mo, wala kang choice. Eh. That's if you're a real friend, okay? Ganun siguro talaga yon. Pero anyway, mga kahombre ko, huwag na yan mga tungkol sa kaibigan na yan. Tungkol na lang to sa pagiging magjowa nila na scripted. Ulit, for the second time. Now, sabi niya dun sa statement niya, pareho daw silang nakinabang sa kanyang, sa kanilang fake relationship. Now, ikaw bata, masyado ka pang, although mas matanda ka sa akin, masyado ka pang bata sa social media. Huwag kang magturo ng leksyon, huwag kang magsabi na ganito talaga sa social media, ganyan. What do you fucking know? Wala kang alam sa social media. Ha? Isa kang baguhan. Gets mo? Alam mo, LJ, ako ang may sasabihin sa'yo. When I was 17, social media influencer na ako. Wala pa nung mga tulad mong mga leche, wala kayong kwentang mga social media influencer or Facebook YouTuber ko, no? Nandun na ako. Okay? Now, I'll tell you one thing. Definitely, mas nakinabang ka kesa kay Boy Tapang sa naging fake relationship nyo. Si Boy Tapang nakinabang lang sa'yo kasi nangangarap yung tao, yung bata na magkaroon ng syota, ng girlfriend. Now, he's only 23 years old. So, you understand, 'di ba? Yung level of immaturity, yung level of immaturity ng taong ito, ng batang ito, 'di ba? Now, ikaw yung mas matanda, so you manipulated yung kanyang puso, yung kanyang utak na malinis, minanipulate mo. Na, ayun yung reality. Now, balik tayo sa topic. Sabi mo, parehas kayong nakinabang. Well, hindi. Ikaw lang yun nakinabang. Una sa lahat, sino ka ba before anything else? Sino ka ba? Ikaw yung tinatawag na girl tapang. Bakit? Dahil ikaw yung kapartner ni Boy Tapang. Tanggalin mo si Boy Tapang. Sino ka ba? Hindi ka na si girl tapang. Ikaw na yung LJ. Sino yung LJ? Nobody knows. Isang LJ lang ang kilala ko at yung LJ Reyes yon, hindi ikaw, putang ina ka. Okay? So now, mabalik tayo sa issue, sa topic. Pag wala ba ikaw, ano pa rin bang pangalan ni Boy Tapang? Boy Tapang pa rin. So isa lang ang ibig sabihin nun na bobo kang, tanga kang, putang ina ka. Ang ibig sabihin nun, mas nakinabang ka kaysa sa kanyang hayop ka. Una sa lahat, mga kahombre ko, bakit may mga ganitong tipo ng tao? Literal putang ina, mga kahombre ko, mas malala pa pala sa akin na fame whore. Putang ina, could you fucking imagine? Ang title ng kanyang video ngayon is Scandal. Scandal, what the fuck? Talagang itinotodo niya, mga kahombre ko, yung mga bagay na never mong inexpect sa angelic face na may na demonyo pala yung nasa loob ng katauhan. Putang ina, nagtalagang legit, nagkatotoo talaga. Bakit mo pa kailang, bakit, alam nyo, ganito lang yan eh. Bakit mo ba nilalagyan ng clickbait yung putang inang video mo? Ba't mo ba nilalagyan ng clickbait na thumbnail yung putang inang video mo? Simple lang yan. Kasi alam mo, kung puro lang yung content mo, kung purong mukha mo lang, walang may pakialam sa'yo. So, kailangan controversial yung ilalagay mo sa content mo. It's either yung title yung controversial o yung putang inang thumbnail yung controversial. In this case, controversial yung issue nyo ni Boy Tapang. So, ang nilagay mo, scandal. Magaling ka! Alam nyo mga kahombre ko, real talk. Talaga, again,
talagang totoo yung sinasabi ni Boy Tapang. Etong babaeng to, literal fame whore. Oh my God, man. Wala na akong nakita pang ibang tao na ganito. Talagang literal na manggagamit siya, mga kahombre ko. That's crazy. And ito pa yung malupit. She actually thinks na siya'y sikat na ngayon. Halatang bagito ka sa social media, LJ. Marami ka panchucho pa imbayag. At kakantuting bayag ha, ng mga sikat para maging literal na sikat ka. Do you believe in that or not? If not, then ibig sabihin nun, wala kang alam sa social media, LJ. Wala kang alam sa social media talaga, real talk. At may gana ka pang turuan ang mga nanunood sa'yo, ang mga nagchichismosa sa'yo, chismoso sa'yo, kung ano ang social media. Putang ina, wala kang alam sa social media, real talk, man. Wala kang alam sa social media. Do you believe in this? Do you believe in ghost? Ganun lang yan, putang ina ka. Kasi, mamamatay yung karir mo. Definitely. Maybe in 3-4 days, mamamatay na yung karir mo pag wala nang pumansin sa'yo. Okay? Tapos, babangon ka ulit. Pero this time, as a ghost. Multo ka na lang. That's it. So, do you believe in ghost? You should say yes. Kasi ikaw yon. Kasi maglalakad ka pa rin sa social media, pero wala nang nakakakita sa'yo. Yan ang reality of things. Yan ang facts. Yan ang facts. F-A-C-T-S. Facts. Real talk yan. So, do you believe in ghosts? You should say yes. Anyway, mga kahombre ko, hanggang dito na lang tayo. Here we go! I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. I just need to feel it.